Pride Nation. Good morning po sa inyo lahat. At ayan, nandito tayo ngayon sa ating ginagawang unit dito sa Camarilla, Quezon niya. Ayun, bago natin pa simulan itong vlog na ito, magpakilala muna tayo. Kung ako pala si Paul at welcome guys sa vlog na Mulalupet. Alright, Pride Nation, sa mga bago subscriber nga natin dyan, gumagawa po tayo ng bahay. At ayan, pansin nyo naman. Then, nagbebenta tayo ng bahay dito sa Quezon. Tsaka po, nagbebenta tayo ng baboy. May negosyo tayo mga baboyan. Alright, partners. Ito tayo ngayon sa Camarilla, sa unit natin ginagawa. At, konting update lang para doon sa ating mga unit na or update doon sa ating unit na ginagawa. Ngayon, partners, samahan nyo ako para makita ninyo kung ano yung mga latest natin na natapos dito sa ating bahay na pinapagawa. Alright, samahan nyo ako. Let's go. Alright, partners, nandito na tayo ngayon sa ating project dito sa Camarilla Phase 1 na Camarilla Tayabas. At ayan, nandito tayo ngayon sa labas, partners, para i-update ko rin kayo kung ano yung ginagawa nila. Ayun na yung pong ating update dito sa ating ginagawa ng bahay. Ayan, nagkakabit na sila ng tungtungan dito sa part ng firewall kasi magpa-plastering na sila dito. Ito na lang yung pinakamalaking gagawin, kumbaga. Kasi lahat sa loob na, mga tiles na kasunod doon, tsaka mga paint na. Ito kasi ay, kumbaga, kinulangan tayo ng scaffold, kaya ang naging ibang paraan para may matungtungan ng tao ay ang ganyang kahoy, partners. Ang iba pa pong pwede natin gawin dyan na paraan, partners, ay pwedeng kawayan, scaffolding. Kadalasan po ay ang ginagamit itong karamihan na contractor dahil nga tayo bago pa lang din. At nagsisimula pa lang ay kahoy pa muna ang atin. Pero may mga scaffolding na tayong ilan-ilan. Pero kadalasan kasi ay medyo kamahalan din yung ganyang scaffolding na yan, partners. Kaya talagang limited pa ang ating budget. Pero may iba nga tayo, sabi ko nga, may iba po tayong pwedeng gamitin. Tulad po ng Coco Lumber na 2x3. Magagamit pa rin naman natin yan susunod. Pwede natin pang forma para sa mga poste sa next project. Then, yung iba naman, kawayan. Okay din po yung kawayan, partners. Mura kasi ang kawayan din kesa sa Coco Lumber. Kaya yung iba, kawayan ang ginagamit para sa mga tungtungan. Tsaka sa mga suporta para sa slab. Okay din naman po yun. Alright, meron pang isa po, yung tubo naman. May gumagamit din po na iba na tubo naman, na isang tindigan, kumbaga. Maganda rin po yun. Yun ang pinaka the best para sa mga tungtungan na ganito. Para sa mga plastering, sa mga nagpipintura. Yan yung ibang mga paraan na pwedeng gamitin natin para sa ating mga tauhan. Alright, partners. So dito ako ngayon sa unit natin para i-update ko po kayo kung ano yung nangyari at saka kung ano yung update sa ating mga ginagawa dito sa unit na to. Alright, pasok po tayo sa loob. I-update ko rin po kayo dito. Okay. At ngayon dito sa part na to, nakapag-plastering na tayo dito. At saka po meron na rin, ayun nga, asintada. Ito yung part ng gilid. Yan yung part ng gilid. Okay. Yan yung inislaban natin eh. Then, na-plastering na rin nila dito, partner. Sa next na nga nila, dun sa labas na yun. Then, dito po, nagbutas na rin tayo. Ito yung magdadala nung ganda dito sa bahay. Kasi, butas to. Kita yung high ceiling o yung hagdan sa loob. Ayan po. Magiging awning type po siya na window. Okay, doon naman tayo sa back extension kung ano na nangyayari doon. Dito sa part po na ito, ayan, kabuhos na tayo ng pang lababo at saka pang gas stove. Ayan, dito po ang lababo at saka na ito yung gas stove nila. Then, nandito yung pinaka cabinet na po yung kalawakan na yan. Okay. Ayan, ang ganda ng finish yung lababo natin dito sa ilalim. Ayan, pansin nyo. Makinis. Kaya madali po mapipinturahan to. O yung may skin coat. Okay, yan. Nakaabang na nga po yung ating mga kailangan para sa lababo. Ito yung floor drain, wind drain, at saka ito yung sa gripo. Sa kabila naman ay na yung saksakan para sa gas stove o electric stove. Okay. Dito sa kabila, ito na yung part ng laundry area. Nagabang nga po tayo dito. Sabi ko nga sa mga vlog ko nito mga nakaraan, ayan yung saksakan para sa mga oven o yan namang appliances sa pwede.
At saka po na ito yung sa washing at dryer fan. Then ito po, may slab na din, no? Buhusan na rin yung pinaka ibabaw. Ayan. Ayan. Then ito, nakaporma na rin yung ceiling nga pala natin dito. May cove light po ito dito. Ayan. Dito sa kabila, ito rin yung dirty kitchen. May isa pa. Ito yung lutuan. Ah, ito yung lababo pala. Sorry. Then, ito na yung pinakalutuan niya. Sa kabila. Para yung, kumbaga yung niluluto ay dito na lalabas sa kabila na to. Sa bintana. Para maganda nga naman. Alright. Ayan po. Nakaporma na rin at pwede na rin bumbuhusan by night. Okay. Dito tayo sa likod. Dito naman, I mean, may flooring na tayo para hindi na tayo magputik dito. Ayan. Then, nagkabit na rin sila dito ng metal paring para sa kisame natin. Ayan, right here. Ayan. Dito sa gilid naman po na ito. Ayan, ito yung kabilang gilid. Dun sa harapan. Ayan, para meron silang naka-close dito na portion. Pwede pa natin, marami pang design na pwedeng ilagay po dyan sa gilid na yan. Okay, sa taas naman partner, sakya tayo sa taas kung ano na yung natapos sila doon. Alright, nandito tayo sa taas ngayon partner. Nandito na tayo ngayon. Dito sa taas, ito yung ginagawa natin yung nakaraan. Ito na yung slab. Then, okay na to, plastering na po ito. Then, yan na yung pinakabubong. Gagawin na lang natin. Nandito na rin po yung materials para sa mga bubong. Okay. Ayan. Then yun nga, bintana. Nandito na ang buo na to. Then ito yung binabangit ko nakaraan na. Ito po yung mga outlet. Ayan. Yan na yung outlet itong room. Then okay na rin yung bintana po. Napakaliwalas. Kasi nga, lusutan ng hangin dito. Parang kahit hindi ka na mag-aircon dito sa room na to, malamig na siya. Ayan. Dito, malamig din. Itagusan po yung hangin. Okay. Dito tayo sa harap para mapakita ko rin sa inyo yung update. Alright. Dito tayo park place sa balcony. At nakita na ko siya. Okay. Ang mangyayari po dito pala sa bubong na to, ang plano namin. Ayan. Dediretso na siya dyan. Magkadugtong na po dyan hanggang dyan ang bubong. Hanggang dun sa pinaka-room na. Ayan. Mag-extend lang kami dito sa loob nito. Ay, sa side na to. Ayan. Then dito may mga design pa rin po na gagawin tayo dahil yun nga may magkaka-trellis design po dyan at ipapagawa ko na rin. Ayan. Dito naman okay na rin ito party. Sabi ko naman dito sa update ko naman to sa nakaraang vlog. Ayan. Ito na yung pagkakawita ng ating trellis or ng ating pang polycarbonate. Ayan. Ayan partners. Diba ang ganda rin ng view po dito kasi nga kung papansin nyo ayan na po kitang kita na yung mga kapitbahay dito. Then, solo nyo pa yung, kumbaga, ang laki pa po ng space dito, wala kayong katabi. Tsaka doon sa kabilang side, wala rin katabi dito. Kaya, malaki pa po yung space. Alright, guys. Ayan. Dito tayo ngayon sa ating pinaplasteringan. Itong pinaka-firewall ng ating gilid ng bahay. Ayan, partners. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, nagsimula na po sila. Ito yung kinakabit natin na parang tutungan nila. Ayan, at na-assemble na po. Then, nag-start na rin sila kanina nung pagpapalitada. May inabed lang kanina kaya hindi ko nasimulan. Pero, tingnan natin, subukan din natin gumamit ng gando. Ito yung pinaka-pulley. Then, yan o, may lubid. Napakalaking purpose po niyan. Pag may ganyan, pagka sa mga taas ang gagamitan or magpapalitada or mag-CHB, gamit na gamit po yan pag may pulling ganyan. Ayan, even sa pagpipintura, napakalaking bagay din po yan para pagkataas ay hindi na sila mahirapan pa umakyat baba. Kumbaga meron lang dito yung pinaka-hook yan. Then batak lang ng batak at nandun na siya yun, yung pinaka-pulley niya. Okay, then yan na yun. Then subukan natin, ako po ang maghihila nito mamaya at pagkahalo nila nito yan. Magpapalitada. Ang ratio natin dyan 1-3 sa semento at saka po tatlong supot na buhangin na pino na binistay. Hindi po pwede yung hindi binistay kasi nga may bato-bato, hindi magiging maganda yung
lapat sa ating o yung pagpapalitan natin pagka hindi natin binistay siya. Ayan, tatlong sakong buhangin at saka isang simento po. Then nilalagyan pala rin namin ng pinakasahara. Siya yung ang purpose niya, pinaka waterproofing or pinaka ano niya, suporta para hindi mag slip. Yan, no, waterproofing. Hinahalo lang po sa semento para yung umulan man siya o ano, hindi siya sisip-sip pa loob. Then siya pa maganda pag nagpintura naman tayo, lagyan naman natin ng waterproofing ulit, yung kasabay na yung pinabahit, yung nilalagyan din ng semento para dalawang purpose ang ating pagwa-waterproofing dito. Ayan, partners. Okay. Ayan, subukan natin ito mamaya. Yung kalon na yan. Papabidyo tayo. Tampuin mo kaya. Huwag. Ang bigat. Dalawa lang. Ayan. Hindi naman anong kaloy sa kare eh. Halo? Ay, may bubo pa eh. Oo, bubo talaga, bubo. Ay, luma na siya, hara. Nasisip pa. Ano ang lamambot? Wow, kaya ka to eh. Wala nga itlog. Ah, wala nga tayo, bro. Ganda nga pala yung nabili ko sa'yo yun, ano? Sir, ano ba? Kasi sabihin ko na. May sinasabi ko sa'yo kasawin. Na ano? Ano sa totoo lang, nakikita niya talaga yung bibig ka sa'yo. Ang gusto daw mangyari niya, uupahan daw. Mali hindi ano? Uupahan daw siya. Ano kasi pangit? Magkano naman, isang araw? Isang daan daw siyang araw, bro. Isang daan daw siyang araw, paupahan siya yung kalaw. May ibang bumili. Grabe, so swabe ang ating inabutang ulam, my favorite, partners, yan o, turingan na may mga taba-taba. Mamahaw muna tayo, then tama-tama may kanin na nakaabang dito. Then ang kapartner lang syempre, masarap na kape, timpla tayo ng kape. Mamahaw tayo, partners. Alright, partners, sanay tayo ngayon, nataya na, kape. Tsaka tulingan na may taba. Okay. Kain po tayo lahat. Lunch. Grabe, sarap nito. Ayun, nakita ninyo, partners, tumulong tayo kanina. Doon sa pagpapalitada. Tayo yung nagbatak ng lubid. Ganun pala experience yun. Grabe, sarap sa pakaramdam sa muscle. Nag-exercise na rin. Kumbaga. Dahil bicep ang tama noon at saka tricep. Sabi ko mabukas ng umaga sa mga tauhan ko, ako nang bahala doon sa paghihigit tsaka paglalagay ng halo. Parang ako yung pinaka-labor nila. Nakakatuwa lang kasi yun nga, may experience tayo at meron na naman tayo natutunan isang araw na ganun pala yun. Ganun yung experience. Kasi hindi ko naman na-experience yung dati. Kasi nga, nanonood lang ako. Then, nakita ko kung paano at sinubukan natin. Bukas yung umaga hanggang maghapon ako nang babatak doon. Ngayon, namamahaw muna tayo. Kaya, gutom na ako. Nagutom sa paghatak. Ayun, partner. Sabi ko nga po, kung mayroon kayong mga katanungan about sa construction, sa mga baboy o sa mga available na unit dito sa Quezon or bahay dito sa Quezon, comment down below. Patutulungan ko po kayo. At ayun, partners, maraming salamat nga po. Patuloy ako nagpapasalamat sa inyo sa mga sumusuporta sa vlog natin at sa mga bago subscriber. Grabe yun, dumi ng kamay ko. maraming salamat po. Then, gawa tayo ng vlog pa, partners, na about naman sa construction ulit. Yung mga kadalasang gamit ng ating mga tauhan. Kasi kanina, nagkwento lang ako saglit pala. Meron din mo napagalitan na pagsabihan lang dahil may isa tayong tao na kulang ang gamit niya.
At hindi naman maganda yon dahil nga mason siya tapos wala siyang gamit na ganun. Kaya ayun na. Alamin natin yung bawat na gamit ng isang skill doon siyang mason sa work ng trabaho para magkameron kayo ng idea. At para once magpagawa kayo ng bahay, meron kayong alam na kadalasang gamit ng mga mason na ma-check ninyo para hindi po kayo bumili ng bumili. Dapat sila nagpo-provide nun dahil nga sila skilled at inaarawan nyo sila. Dapat meron din silang mga gamit. Ayun, partners, maraming salamat po sa inyo lahat. Nandito na ako sa bahay. Mamahinga muna tayo. Kakainin ko muna itong masarap na luto na to. At ayun, see you in next vlog, partners. Don't forget to like and subscribe para lagi po kayong updated sa gagawin ko pang mga video. Kaya po hanggang dito na lang muna. Tara, kape po tayo. Thank you po. God bless.